Okay. Ayun, kakatapos ko lang mag pull-ups doon. Halos sa araw-araw pagkatapos ng trabaho ko, eh nagpo-pull-up ako diyan. Ewan ko bakit ngayon eh parang ang hina ko. Naka 9 lang ako. Nung basta more than 10 parati yung nagagawa kong pull-ups diyan sa barasan na 'yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo 'to. Nagka-kitesurfing. Nakakalimutan ko ang tawag pero galing, no? Hindi ko kayang subukan yung mga ganyang klase ng sports or leisure activity. Parang delikado, lalo na at hindi naman ako marunong maglangoy. Yun. And yung ganyang klase ng sport nagagawa lang pag mahangin, na katulad ngayon mahangin. Pag walang hangin syempre hindi yan naandar. Nice. Pakita ko pa dito sa inyo ng konti pa. Walang doon sa party doon, maraming mga bata na namimingwit, pati matanda. Pero dito sa party dito, walang gaano. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi nga pala, yun, nagpo-pull-ups na ako dito madalas. Tuwing pagkatapos ng trabaho ko, nagpo-pull-ups ako dyan. So, mga 5 times in a week. And yun nga, more than 10. Nalilito ako kasi may mga tao dito eh. Parang nahihiya ako magsalita. Pinipilit ko lang. Yun, gusto ko lang i-share sa inyo na maganda yung nag-workout or yung mga nag-gym or yung nag-exercise. Effective yun, yung mga ganun. Natatandaan ko nung first time ako nag-gym, dun sa professional tower sa EDSA Boni. Alam niyo yung professional tower dun? Yun, meron dong isang gym dun sa rooftop nung building na yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan nung lalaki dun na may-ari. So, bali ang nangyari kasi, nung mga time na yun, nagtatrabaho ako sa Prince Baker. Ako yung isa sa pinaka-lead kitchen crew. So, ang tawag sa akin ng mga ibang service crew, ako permanent ako dun regular na ako sa Mega Mall. Ang tawag sa akin ay Sir Robert. And minsan humahawak yung mga babae na yun dito sa bicep ko kasi kuya paabot naman nun. Nung tray, kuya paabot naman nun tray, tapos nakahawak sa braso ko. Nahihiya ako pag ganun kasi ang payat nung braso ko nung mga time na yun. Yun, saka payat talaga ako na hindi ako confident sa sarili ko. And merong isang naglalakad ako galing sa RTU. Sa RTU ako nag-aaral sa Rizal Technological University. And merong isang namimigay ng leaflets tungkol ngayon sa pag-gym. Naisip ko, affordable. Yun, kinuha ko. And medyo hindi ako sanay or nahihiya akong pumasok sa mga ganong establishment. Iniisip ko, pag pumasok ako, yung mga nag-gym or yung mga nag-workout, magtitinginan sa akin at sa pagtatawanan. Sabihin, ang payat naman ito sa ganun. Ganun yung naisip ko. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong tumiming. Sinisilip ko, makita ko dun sa mataas na, dun sa professional tower para mag-inquire. Pasilip-silip muna ako dun sa pinto. Tinitingnan ko kung may mga nagbubuhat or kung walang gaanong tao. And mayroon ding mga tao. And yun, nilakasan ko na yung loob ko na pumasok. Pero sa totoo lang, hiyang-hiya ako. Ayun, pinaliwanag sa akin na ganun nga yung pag magbabayad, kung magkano, kung paano yung proseso, kung tuturuan ba ako, and kung effective ba yung mga gagawin sa akin, mga ganun. Yun, kung kailangan ko bang uminom ng mga supplement, mga ganyan. Yun, pinaliwanag sa akin nung
nung may-ari na siya na rin yung instructor dun eh. Nakalimutan ko yung pangalan. And syempre, kinukumbinsin niya rin ako na yun nga, mag-gym dun. And maganda daw, effective daw yun talaga. And madadagdagan yung confidence ko sa sarili ko. Yun. And doon ko na-realize na yung mga tao na nasa gym, ganun din yung gustong mangyari sa mga tao na hindi pa nakaka-experience mag-gym. I mean, hindi kanila pagtatawanan or sa isip nila pwede, pero gusto na rin nila ma-experience mo yung mga na-experience nila, na effective yung na yung pag-gym, nakakadagdag ng confidence sa physical appearance ng isang tao. And so yun nga, nag-gym na ako. And nung una, syempre wala akong alam. May idea ako, yung mga nakikita ko lang na basic, pero hanggang sa tinuruan nga ako, hanggang sa simula nga nakakahiya pa, pero habang tumatagal na nagiging confident ka na and excited ka nang pumunta sa gym, mga ganyan. Excited ka nang matapos yung klase kasi pupunta ka pa sa gym after ng school. Mga ganon. Or pag wala kang ginagawa, naiinip, pupunta ka sa gym, mga ganon. Yun. And yun na, hanggang sa naramdaman ko na sa una masakit sa katawan yun eh, pero sabihin sa iyo nung coach or instructor, tuloy lang, tomorrow ganito, kasi may program kung ano yung gagawin mo na workout sa araw na yun, mga ganong bagay, kung aling bahagi ng katawan ang i-improve, yun, mga ganong bagay yun. And mapapansin mo sa sarili mo na parang ang ganda ng katawan mo kahit hindi pa physically. I mean, sa utak yung unang maapektuhan ng pag-gym mo. Oh, laki ng aso. Sobrang laki talaga. Yun, utak yung unang maapektuhan pag nag-gym ka. Yun. And then, pakunti-kunti, mararamdaman mo sa katawan mo na laki ng muscle ko. Mga ganang bagay. Oh. I didn't know this is come closer to me. Really scary. Okay, yun lang. Sige, maraming salamat. Tara na.